folks, gusto nyo bang ma-stress ng malala? Kung na-enjoy nyo ang The Penthouse, eh, ma-enjoy nyo rin itong The Escape of the Seven on View. Tungkol ito sa isang dalagitang si Bang Dami na may adoptive parents na mabait naman sa kanya, kaso bigla siyang kukunin ng nanay niya kasi gustong hut-hutan yung lolo niya. Eventually, she's gonna go missing and there are 7 people involved in that tragedy. So, itong first 2 episodes, di ba naman siya nawawala? But, sobrang makikita nyo dito yung pang-aabi sa kanya, as in manggigigil kayo. Mapapaisip kayo, may ganyan bang klaseng tao? Wala, actually, meron. Pero kahit ako, na-shock ako kasi imagine nyo, sariling kamag-anak at lolo niya ang trumato sa kanya ng ganun. But then again, thinking about my experience, kasi ako din, I was, you know, mistreated by my mom, and shout out sa mga agorilya na kamag-anak na nanay ko na nanood lang habang minimistreat ako. Yung isa dyan, pinsang ko, inulog pa ako sa dan. Yung isa dyan, pinuli ako sa theater. So, alam nyo yun, pinubuli pa nila ako at saka minamaliit nung reunions. Then, when I finally, you know, spoke up, ako pa yung ginawang masamang tao. So, yeah, nakaka-relate talaga ako kay Bang Dami. Sobrang, kahit na-stress ako habang pinapanood yun, parang, in a way, release na din for me sa mga dinanas ko sa life. Anyway, the fact that the people reacted sa K-drama in such a negative way na parang sinabi nila what kind of heartless monster daw yung susulat ng ganyan, na imposible daw mangyari sa totoo. Ibig sabihin, marami pa rin, alam nyo yun, out of touch sa reality na nangyayari talaga yung ganito. And, you know, it's not as rare as you've imagined. Na sarili nilang dugot laman or kaklase nila, diba, na imbis na alagaan nila, mahalin, or at least pakisamahan man lang na parang tao, is tinuturing nila malala pa sa hayop. So we still have a society na nagbubulag-bulagan sa abuse. I have to commend the performance of Lee Yubi here. So kung napanood nyo na, siya yung aspiring K-pop artist. So she's playing Han Mone. Kasi nga, sobrang yung sarap niyang tirisayin. But yung past roles niya, like she played Ruby, if natatandaan nyo, sa Yumi's Cells, she's kind of cute. Yes, there's an irritating side of her, pero I mean, she's mostly cute. And sobrang innocent naman niya doon sa The Scholar Who Walks the Night. Yes, may edad na actually si Lee Yubi, but here, she was able to pull off not only yung pagsasalbahe, but pagiging high schooler look, pati yung nuances. So, sobrang, for me, underrated actress to. So, sana mas marami pa siyang maging break after this. Kasi imagine mo, leading lady siya ni Lee Jeong-gi. And that was many years ago. So, ibig sabihin, she's like nearing 30s na or nasa 30s na rin. Basta ang hula ko for now, kahit na mawala si Bang Dami, ay buhay talaga siya. And yung 7 na yun, di naman sila lahat masama. In fact, baka nga yung character ni Jun Dante, di ba? Yung actor from Penthouse, si Ki Jun ba? Did I get his name right? So, baka nga, hindi din siya ganun kasama eh. pero may feeling ako siya si Keisha, yung nakabuntis kayahan mo. Anyways, ayoko na masyado bang spoil. Panoorin niyo na lang ang The Escape of the Seven. And get your stress balls ready. Pati na rin syempre ang Jajangmyeon at Sojun. Para alam niyo, pag mapakain kayo at mapainom kayo sa inis. Bye folks!